only na isa pang Banateros. Maraming salamat, Master Jotay, isa pong political commentator. At Sir Jay, dako muna tayo dito. Ina, sa Liwasang Bonifacio, Manila, nagsasalita ngayon si Dr. Lorraine Baloy. Akala ko nga, nung nagsimula ako sa SMNI, akala ko nagbigay ng memo si Pastor na, uy, maging mabuti kayo kay Lorraine. Kasi napakabubuti talaga. Kasi hindi lang talaga ako sanay sa kanila, no, ng ganyang klaseng kabutihan. At saka yung standards for excellence, yung honesty, yung tapang, yung pagmamahal sa bayan. No? So, itong pagpumupunta kayo ng KOJC, doon sa compound na ngayon ay hinahalay ni Bongbong Marcos, no? Para kayong nasa paraiso. At makikita mo, kahit na magulo sa labas, kahit na nandyan na yung mga pulis, no? Nang imoy espiya sa kanila at tinatreten at hinaharas, pag pumasok ka ng KOJC, para siyang paraiso. Totoo yan. Kasi, I need to tell you what it looks like kasi I feel so blessed na naabutan ko at nakita ko yung pagpumasok ka ng isang lugar, kahit hindi ka kasapi, kasapi ka din. No, parang everybody welcomes you, napakaganda ng mga puno, ang linis-linis. Pag kumain ka, ang sarap-sarap. Napakasarap ng pagkain. Yung mga tao lahat masaya, nakangiti. At yung KOJC compound na yan ay pamamahay ng napakaraming members ng KOJC. Nandyan ang mga anak nila. Nandyan ang mga matatanda. Diyan sila nag-aaral. Diyan sila naglalaro. Diyan sila nagluluto. Diyan sila kumakain. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Alam niyo ba na ang kahit ikaw ay isang mahirap, kapag ka ang bahay mo ay kubo, para mo yung palasyo, at kahit na sino, kung ayaw mo, hindi pwedeng pumasok. Karapatan natin yan. Kahit hari ang gustong pumasok, pero ayaw mo, karapatan natin yan. Pero ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Sinabi niya sa atin ng maliwanag, lahat ng mga karapatan natin na sagrado, tinanggal na niya. At alam niyo ba kung bakit? Ang nasa likod nito ay ang United States of America. Na amo ni Bongbong Marcos, isinuko na niya ang soberenya ng Pilipinas sa mga Pilipino. What's this? Yeah, later. Yeah, I have it. So, gulat naman ako doon. Nagulat naman ako, ma'am. Okay, so, bakit ba hinahabol si Pastor? Iiklian ko, kailangan ninyong malaman ito. Bakit ba hinahabol si Pastor ng Amerika? Hinahabol si Pastor ng Amerika kasi ang Amerika, hindi siya makapaniwala na merong isang pastor na pwedeng maging matagumpay na napakarami niyang churches. Bawat estado sa Amerika, merong simbahan ang Kingdom of Jesus Christ. At galit na galit ang Amerika na isang Pilipino ay binibigyan ng tax-free na millions of dollars ng mga American citizens. Hindi iyon kaya ng Amerika. So tinakot ng Amerika si Pastor. Nagdemanda sila, nag-imbento ng mga kaso. Walang kakwenta-kwentang mga kaso. Bakit? Kasi akala nila, kasi bobo ang mga Amerikano. Akala nila ang Pilipino ay titiklop sa Amerikano at hindi lalaban si Pastor. Akala nila ganon. Kaso lumaban si Pastor. Hindi lang siya lumaban. Lumaban siya ng masigasig. At akala ng mga Amerikanong ito, kasi mahina talaga kukote ng mga teroristang ito. Akala nila si Pastor hindi makakaisip na mag-abogado.
Eh kaso lang pas 20 yung abogado niya na mga Harvard pa, na mga Amerikano. So, ang ginawa ng Amerika, inurong ng inurong yung hearing. Pinopospone ng pinopospone ng hearing. Pero ngayon, hindi na nila mapopospone. So, kailangan nilang madukot si pastor at patayin. Pero, ganyan talaga ang Amerika. Ang extraordinary rendition na tawag dyan, yung pagdukot ng isang citizen sa ibang bansa para dalhin sa ibang bansa at patayin doon, ay state policy ng Amerika. Wala tayong pakialam doon. Bahala sila doon. Hindi natin naging problema yan kay Gloria Arroyo, kay Duterte, sa maraming pangulo. Pero naging problema natin yung kawalangyaan ng Amerika noong si Bongbong Marcos ang umupo. Bakit? Bakit niya isinuko ang Pilipinas sa Amerika para sa pera? Bakit siya nagpangulo? Bakit siya nagpangulo? Hindi siya nagpangulo para magsilbi sa Pilipino. Maliwanag na sa atin ngayon, nalilinlang niya si Inday Sara Duterte. Nilinlang niya tayong lahat. Silang dalawang magkapatid, si Aimee Marcos at si Bongbong Marcos, ay nagpunta kay Inday at humingi ng tulong. Pero pala, ang plano pala nila, kasi tayo mga normal tayong mag-isip, akala natin, babawiin nila yung magandang pangalan, kunwari, ng pangalan ng pamilya nila. Yung pala hindi. Nasipa na sila sa poder, ayaw na nilang maulit yan. So kapag ka nahawakan na nila ang kapangyarihan, ang plano nila, hindi na nila pakakawalan yan, at hindi lang yan, paparusahan nila ang Pilipino na sumipa sa kanila noong unang panahon. Marami pa tayong araw na uupo dito. So marami tayong pwedeng pag-usapan na atraso ng walang kwentang Bongbong Marcos na ito. Pero for now, yun lang muna ang sasabihin ko. At sasabihin ko din na nagkamali talaga siya. Kasi akala niya, katulad ng mga Amerikano, yung mga amo niyang Amerikano, titiklop tayo dito. No? Akala niya, papayag tayo dito. Akala ng Amerika na ngayon ay hinahalay ang sagradong KOJC na ngayon ay may mga plano pa na pasasabugin ang mga bomba na ang mga buildings doon. Hostisya! 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 Kahit hindi ako kasapi ng KOJC, napakasakit isipin yon. So, para doon sa mga akala nila tungkol kay Pastor Kibuloy lang ito at tungkol lamang ito sa KOJC, nagkakamali kayo. Kung kaya nila gawin ito kay Pastor Kibuloy na milyones ang followers, kung kaya nila ito gawin kay Pastor na very powerful public figure, papasok sa bahay niya. Sa tingin nyo, safe kayo? Tingin mo meron pang safe sa atin? Wala na. Wala nang safe sa atin. At narinig natin sa mga nakakahiyang mga opisyal niya, katulad ni Lucas Bersamin. Walang kaprinsi-prinsipyo itong Marcos team na ito. Narinig natin ang mga excuses nila na tinatanggap nila lahat ito. Narinig natin kay Abalos, yung nakakahiyang sinabi niya yung pagkakalat ni Bongbong Marcos sa Davao. Wala daw kinalaman si Bongbong Marcos doon. Diba? So, maliwanag. Yung nangyayari sa Davao, kung napapanood ninyo, nakakaiyak, tinitear gas sila. Yung huling beses na may tinear gas ay yung panahon pa ni Trillanes. No, so napakatagal na noon. So ngayon, ako nambuhay ako nung martial law baby ako. So naabutan ko yung panggigipit ng Marcos administration.
So isang magandang pagkakataon ito na yung mga kabataan na naniwala sa panlilinlang ng mga Marcos na okay sila. Ganito yung dinaanan namin noon. Nakakatakot, pinapatahimik, ang media binayaran, mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. So ngayon, ang gusto nilang gawin sa KOJC ay kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Na ginawa din. Na ginawa din ng tatay niya. No? Sa madaling salita, ang kasaysayan ay umuulit lamang. At umuulit ang kasaysayan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga sarili natin. So, nalulungkot ako sa totoo lang. Sobrang malungkot yung nangyayari dito sa Davao. Yeah, no more. No more Marcos. Yes. Yes. At isang pagkakamali na ginawa natin ay hindi natin itinuro ng mabuti ang paglalapastangan ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga anak natin kung kaya't nakapag-imbento pa sila ng kwento. Siyempre, merong mga komunistang terorista na ginamit itong martial law pero para sa kanilang ayenda. So napakaganda ng pagkakataon na ibinibigay sa atin na aayusin natin ang ating bansa na naka-anchor siya sa katotohanan ng kasaysayan. So, very, very proud to be here with you at maraming salamat sa pakikipaglaban ninyo sa ating bansa. At yun na muna. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lorraine Badoy. Nadala ako sa kanya, naiyak.